gawaan naman ng assignment. Yan, pinapakondisyon ko si ate. Kasi yung teacher nila, nagpapa-assignment good for 1 week. Pansin ko kasi kay Jamila, kapag marami na siyang nagagawa o nasusulat ba, tinatamad na siya. Kaya ayan, tingnan natin. Ayan, nag-start na siya. Ayan. Sa mga unang page, pangalawa, pangatlo, basta mga word by word, okay lang sa kanya. Pero pag dumating na sa point na sentence na yung pinasusulat sa kanya or sa assignment, medyo tinatamad at medyo nag-aalboroto na siya. Pero may madaming pagkakataon naman na sabihin mo lang yung instruction sa kanya. Dire-diretso na lang yung gagawin. Alam na niya, hindi mo na kailangang ituro sa kanya. Mabilis naman siyang pumick up. Like nito, ang bilis niyang gawin, wala akong tinuro sa kanya dyan. Ito na yung sa sentence na siya, nakatatlong sentence na siya, ayaw na niya. I'm so cute. Why are you laughing? Why are you laughing? Why are you laughing to me? Because... Okay, lazy na. Kaya pag ganito na siya, gagawin ko, pagpapahingin ko na lang siya, tapos pabalikan na lang namin para magawa niya lahat. Ito na yung continuation ng paggawa niya ng assignment. Dahil pinagpahinga ko muna siya. Kaya alam ko na nasa condition na siya. Alam ko matatapos niya na to. Kasi isang page na lang. Tsaka drawing na lang to, kaya alam ko matatapos niya na to. Kaya malapit na siya matapos niya. Okay na daw, finish na. Pero believe ako kay Ate Jamie. Once mo lang ituro sa kanya, alam na niya agad. At saka active siya sa school, mapa academic or activity man yan. Gusto niya palagi siyang kasali. Yan, nakakatuwa mula first quarter, family day nila, second quarter. May nakukuha naman siya. Gusto ko lang naman sa kanila magkapatid, makapagtapos sila sa tamang panahon. Bonus na lang pag may honor sila. Yun lang. Bye!